Binabantayan ngayon ng Department of Health ang isang sub-variant ng Delta variant ng COVID-19 virus. Tinatawag itong Delta Plus at unang na-detect sa Europa. Wala pa ito sa Pilipinas, pero may mga ulat na dumarami na ang nadidetect na Delta Plus variant sa United Kingdom. Base sa pagsusuri, aabot daw sa 8% sa mga na-sequence doon ay Delta Plus variant. Na-detect na rin daw ito sa Romania, Poland, Denmark, Amerika, Japan at Israel. Ayon sa mga eksperto sa United Kingdom, posibleng 10% na mas nakakahawa ang Delta variant plus kumpara sa original na Delta variant. Pero huwag munang mabahala ha, dahil hindi pa naman ito variant of interest o concern. Patuloy itong pinag-aaralan. Pero dapat pa rin mag-ingat. Matatandaang noong nakaraang taon o nakaraang mga buwan, nagkaroon po ng surge sa Delta variant cases nitong Setyembre na pumalo sa mahigit 20,000 ang daily new COVID cases. Ang pinakamataas niyan ay 26,245, highest din simula ng magka-pandemya. September 19, nagsimulang bumaba ang mga kaso. Kahapon, naitala ang 3,656 new cases, pinakamababa sa loob ng mahigit 3 buwan. Ayon sa Okta Research Group, asahang bababa pa ang kaso ng COVID-19 sa pagtatapos ng Oktubre. Posibleng araw na bumaba pa ang mga kaso sa level bago nagkaroon ng surge ng Delta variant. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.